Hello, 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 hello. Good afternoon po sa atin lahat mga ka-PJ. Binabati po natin muna kayo ng mapagpalang hapon po ngayon mga ka-PJ. At una po sa lahat, bago po tayo mag-umpisa, please po paki-subscribe po muna yung YouTube channel po natin, Benjasin Vlog. Paki-supportan lang po mga ka-PJ. At dito pa rin po tayo sa Pilipinas pa tayo sa ibang bansa. Ano? Napapawaw po tayo rito. Hindi po natin alam kung saan ba tayo dito ngayon. Sa Pilipinas, sa ibang bansa. Baka pwede po ata ito ipapahula ko po sa inyo kung sino-sino po ang nakatama po sa hula nito. Bibigyan po natin ng premyo. Bibigyan po natin ng premyo mga 100 palakpak po mga ka-PJ. Tingnan po ninyo, hulaan po ninyo kung nasaan po tayo mga ka-PJ. Sa ganda, no? Sa ganda nitong paligid po nitong mga ka-BJ, sa ganda po sa ganda po sa nakakita po natin sa ano natin sa screen po natin mga ka-BJ, iba talaga ang dating ano, ibang-iba talaga ang dating, parang hindi pa tayo naniniwala, parang hindi makapaniwala po talaga mga ka-BJ na sa Pilipinas po tayo. Sa Manila Bay, ayun oh, nakaisakto po, nakuha natin po yung ano ah, yun dyan po na nakatutok po tayo sa pagkuha po ng buhangin yan po. Kumukuha po ng buhangin yan. Dumadakot po ng buhangin yung mga ka-BJ. Ayun, nakikita po ninyo yan. Ayun, dito lang po, salat natin lang po yung mga ka-BJ. Siguro nasa mga 300 meters lang po yan mula din sa kinatatayuan po natin mga ka-BJ. Ayun, no? So, nung isang araw, last 3 days ata, galing po tayo rito, nakita po natin yan nung umaga. Yan, pero ang panghakot nila po, ang pandakot po nila mas maliit dyan. So ngayon po mga ka-BJ, medyo malaki po siya mga ka-BJ. Ayan o, i-zoom natin po kundi po mga ka-BJ para makita po. Ayun po, ayan. Yan po ang nagdadakot po mga ka-BJ. So, ayun. So mga ka-BJ, tinan-tinan po natin ano, pagmasdan po ninyo mabuti. Para bang nakakapanibago sa itsura, no? Parang nakakapanibago itong sa itsura. Itong itsura po ng Manila Bay po itong mga ka-BJ. Ano? So, nakita po natin. Napakalinis, napakakintab. So, nakita po natin. Ang dami po mga barko dyan sa, ano natin? Sa screen po natin ngayon mga ka-BJ. Ang dami po mga barko po nakatingga lang po doon hanggang doon, no? Ayun, no? Ayun. Nakita po ninyo mga ka-PJ ha, sa dami ng mga barko dyan. So nagtataka siguro tayo kung bakit po napakadami ng barko. So yan po ay mga barko ng mga insik po yan. Sila po ang gumagawa dyan sa mga island na po yon, reclamation. Kaya po marami mga barko. Yan po mga barko na panghakot ng buhangin po yon. And then yan po ang pangtambak dyan po mga ka-PJ. Yan po sa harap natin na yun, nakita po ninyo yan, reclamation po yan, sila po dyan ang naghakot po ng mga buhangin para dalahin po dyan po mga ka-BJ, para itambak po dyan, para magiging isang magiging bayan, para magiging isang city po mga ka-BJ, para magiging isang isla po, ayan po nakita ninyo, ayan po, so mano naman po siya, ayan ha, tingnan ninyo. Ayan, nagdadakot pa pala. Yan pala mga yan po mga construction po, yan mga nagdadakot na mga lupa po diyan sa ano, sa mga lupa po diyan sa karagatan po natin dito. So tapos po yan itatambak po nila yung mga ka-PJ. Ayan, nakita po natin yan ano. Ayan, high tech po ano. Talagang ano yan siguro sila. Tulad din po nung sinasabi natin mga nakaraang vlog natin, siguro mayroon po sila ng ano diyan, parang ano ba, parang radar po sa ilalim ng ano, sa ilalim ng dagat niya. Para makita nila kung saan mababaw, yun po ang ano nila, yun po ang hukay nila po mga ka-PJ. So ayan po. Ayan po, dito po sila. Ayan. Ilan araw na po nakikita natin 'yan, nagdadakot po sila diyan. Nung isang araw tapos nung ano pa tapos ngayon, nandito na naman po. Hindi po natin alam na 'yan kanina nagdadakot ng ano, ng lupa po sa dagat. So nung tinignan na nung nakatutok na po tayo dyan, ayun po, nagtambahan po natin po mga ka-BJ. Ayun, no? Nakita po ninyo yun sa camera po natin, ano? Sa screen po natin, ayun, no? Ayan. So ayun naman po. So yan mga ano rin po yan, mga China po yung mga ka-BJ, ah. Sila po nakaano dyan. So nakapagtataka po tayo, ayun, laki na po. Laki na po nung ano yan, ng isla na yung mga ka-BJ. Paikutin po natin yung camera natin dito po mga ka-BJ. Tingnan ninyo po ang dami.
dami din mga barko, tapos dami pong mga nangaangkla. So hanggang doon, yun po yung ano niya, papasok na yun ng ano, papasok na po ng pier yung mga ka-PJ, yun po sa kamera natin yun, mga ka-PJ. So dati po itong Manila Bay, napakaluwag po yan, napakaluwag po ng ano nito. So ngayon medyo hindi na po, dahil ayan no, may mga ginagawa ng ano, ng artificial island po mga ka-PJ. Yun po sa harapan natin po mismo yung mga ka-PJ, siguro mailinag ninyo yan no. Baka maininag ninyo siguro, isun po natin kunti para po makikita po ninyo. Ayan po yung mga, ayan po yung artificial po yung mga ka-BJ, yan mismo yan. So dati-dati po napakaluwag ng karagatan dyan, napakaluwag yung mga barko po, dahil po dumadanan. So ngayon hindi na po, medyo sumikip na po itong Manila Bay, itong karagatan po ng Manila Bay, dahil yan po sa ginagawang reclamation po yung mga ka-BJ, dahil po sa ginagawang artificial island po yung mga ka-PJ. So napakalaking area po yan, napakalaking area po nasakop, napakalaking area po nakuha po yung mga ka-PJ. So kaya medyo sumikip na po itong Manila Bay, medyo sumikip na po itong karagatan po dito po mga ka-PJ. So mas lalo pa po yung mga ka-PJ pagka na ano, pagka na na palaki naman yung ano diyan, no, yung reclamation po diyan, yung lagi po natin binablog diyan po sa may PICC, diyan po sa gilid ng ano yan, sa gilid po ng muan. Mas lalo po yung pagka napalaki na po yan, pag napunta na po sa laut diyan, talagang ano na yan. Talagang mas lalo po yan na sumisikip po yung mga ka-PJ, ah. Mas lalo na po sumisikip, no, kumbaga sa ano, mas lalo na po sumisikip ang mundo niya diyan mga ka-PJ, dahilan sa ginagawa po nila diyan ng ano, ng mga artificial island po mga ka-PJ, ah. Ayan, hakot ng dakot ng dakot po mga ka-PJ. Kita-kita naman po natin, nagdadakot po mga ka-BJ. Nagdadakot po ng buhangin. So ilan araw na po dyan yan? Siguro mga 3 days na po yun, o 4 days na yung mga ka-BJ nakikita natin po dyan yan. Dyan po sila nagdadakot mga ka-BJ. So nung isang araw, nakuha natin din yan nung maga-maga. So hindi yan ang pandakot nila, mayroon mas maliit. So ngayon yan o, no, yung malaki na. Ayan o, no, yung malaking pandakot na po mga ka-BJ. So sana pagka nangyari yan, mas lalo siguro gumanda itong ano, mas lalo siguro itong gumandang Manila Bay, dahil sa andito ka, tapos nakita na po natin, matanaw po natin sa harapan po natin ganyan, may malaking ano, may kumbaga sa ano, may malaking syudad na po dyan, may mga naglalakihan ng mga building na po dyan, establishmento po mga ka-BJ. So siguro mas maganda yan pagka nangyari yan. So tapos pagka yung pong ito din sa may ano yan, sa may banda ng ano yan, dyan po sa may reclamation, dyan po sa tawag ito, dyan po sa PICC na yan, dyan po sa gilid ng MOA, siguro pag napakalakihan na yan, saka ito, pag combine na po ang dalawan, mas maganda sigurado yung mga ka-PJ. Pag abot po ng mga, siguro mga 6 years or 7 years from now, siguro gumanda na po itong Manila Bay. Mas maganda siguro. So ito, napagaganda na talaga yung view niya. Kumbaga sa view lang, kontento na po tayo kung sa itsura lang. Talaga pwede po natin ito ikukumpara po sa mga ibang lugar. Ano, pwede po natin ikumpara sa kung sa ganda lang po ng view itong Manila Bay, lalong-lalo na po pag sa sunset po mga ka-BJ. Pag nakita po natin si Haring Araw na talagang nag-gold po itsura, mas lalo po lumalabas ang kagandahan niya pag walang kaulap-ulap po mga ka-BJ. So yun po ay ganda, natural lang po yan talaga, bigay po ni Lord ang ganda mga ka-BJ. So ito po, itong ganda naman dito, ito po naman katang isip na naman po ng mga tao yan, kasi gawa na po ng mga architect, mga engineer o kung ano man siya dyan, gawa na nila yan, mga engineer gawa na po nila, ito gawin natin. So sigurado, hindi natin alam, baka hintay-hintayin po natin mga ka-BJ, ah. Hintay-hintayin po natin kung ano po kinalalabasan po nito, hintayin po natin po kung ano pong kinalalabasan, yun po yung ginagawa po nila itong reclamation po dito po sa Manila Bay mga ka-BJ. So isa pa yan, sigurado na yan, but pag talagang ito ay nag-operate na po, fully operate na po yan, sigurado yan, marami din talaga mga kababayan natin, marami tayong mga kakababayan po talaga, yung mga walang trabaho, mga walang hanap buhay, magkaroon po dahil dyan po sa mga reclamation yan. Sigurado po yung mga ka-BJ, yan isa po ang bentahe sa atin yung mga ka-BJ. So pag maraming trabaho, marami po pera, maraming income, maraming investor, so lalago po yung ekonomiya po natin. So ibig sabihin, pag lumalago po yon, di gumanda po, gumanda, magiging maganda po ang ano natin ng Pilipinas, di ba? So di ba pag mayaman ng isang tao, maganda po ay nakaluglwag, di ba? Ganun din. So pag maganda po ang ekonomiya natin, po ekonomiya po ng Pilipinas, so maganda po ang ano natin, yung bang paligid natin, so siguro na hindi na po gano'ng kataasan yung mga ano natin dyan, yung mga piliin o ano man dyan,
kayang-kaya na po ng bayan natin o mga ka-BJ. Sana po darating tayo sa mga ganyan mga ka-BJ, no? At sana kasi nakita naman natin po sa itong presidente natin, itong mahal na mahal na po natin itong presidente BBM po, dahil talagang pursigido po siya, talagang paglaguin niya po ang kayamanan po ng Pilipinas. Pursigido talaga siya, pursigido talaga. Sana nakikita natin talaga, kaya po kada pupunta po sa ibang bansa yan, talaga ang ginagawa niya, talaga nag-agad siya mga investor po para papasok po dito sa lugar natin, para papasok po sa atin mag-invest. So pag marami po investors, hindi po sa kanya yun, sa atin po yan. Tayo po ang nakikinabang buong Pilipinas po, yung mga ka-BJ. So sana po magkatotoo, sana po matupad po ang pangarap po ng mahal natin presidente para sa atin, para sa atin inang bayan Pilipinas, para sa atin na mahal ng bayan ng Pilipinas po mga ka-BJ. So ito po mga ka-BJ, bilis ng speedboat ha. Ayan, bilis po ng speedboat po mga ka-BJ ha. Bilis po ng speedboat. So ngayon po mga ka-BJ, ulitin po natin sa ngayon po yung paghihirap po, yung mahal ng pabili ngayon, lalo po ng mga gasolina. Kasi yan po mga gasolina po yung mga ka-BJ, dahilan yan, apekto po yan dahil sa ibang lugar, lalo na po yung away po ng Ukraine at saka ano, at saka ni Vladimir Putin. Yun po isa po yan. Isa po yan sa nagpapataas po ng ano yan, ng mga gasolina. Hindi po yan kay presidente. Hindi po dito sa atin yan. Wala po tayong ano, doon po yun. Kasi sila po ang may kakayanan po nag-ano. Yung Russia po, isa po yan sa pinakamalaking distributor po ng mga dangis yan. So syempre may gera sila, hindi po sila nakapag-distribute mga ka-BJ, naka-freeze po yung mga ka-BJ. So kaya medyo pagka kumukunti po syempre, at pagka kumukunti po yung supply, lumalaki po ang ano ng demand, lumalaki po, namamahal po yung mga ka-BJ. Kasi kumunti po tayo eh, kumunti po ang supply eh. Kaya nagmamahal po siya mga ka-BJ. So ganun lang po yan ha, ganun lang po yung mga ka-BJ. So ikutin po natin ito. Papakita po natin ulit sa inyo yung kagandahan po nito po mga ka-BJ ha. Tingnan po natin ano. So marami po tayo kaibigan dito, mga nagpipicture din po mga ka-BJ. Ayan po, pares-pares din po tayo, namamangha po tayo dito sa kagandahan po dito ng ano ito, ng Manila Bay po mga ka-BJ. So ito po mga ayaw po, payong ko yan. Sige. Ayan. Alam niyo may kapalit yan eh. Ay, ano po? Mag-subscribe kayo sa akin. Ayan. Ano ka na kuya? Sandali, bibigyan ko kayo ng sticker ko. Ayan po. Gaganda po ng mga ano ko ito. Oo, gaganda yung mga katabi ko dito eh. Talagang kaya pinapayungan ko eh. Sayang naman mga kutis nila eh. Mga kutis na ano ito, mga kutis na mga nakaluwag-luwag eh. Nakaluwag-luwag. Oo, nakaluwag-luwag. Ayan po mga kamiyan po. Ayan po mga kamiyan. Paki-subscribe lang po. Sticker. Ayan. Taga saan ba kayo? Sa Nueva Ecija. San Jose kayo. Kabanatuan na ako mga kaibigan na mga taga San Jose pala ito. Ano, Ilocano, Tagalog? Yes po, Ilocano. I see. So, ilan araw na kayo rito? Kadarati lang ba ninyo? 5 days na po. Ay, 5 days na. Saan po kayo nakatira dito? Nag-test na po kami. Ah, nag-test na kayo? Opo. Ayun, saan kayo nag-test na? Saan lugar? Sa banda? Sa Taguig? Sa Paco. Ah, sa Paco kayo. Ayun. Anong kinukuha ninyo doon? So, mga ka-BJ, thank you so much po mga ka-BJ. Thank you so much po sa inyo lahat. God bless po. God bless. Mabuhay po tayo lahat mga Pilipino.